Kaya guys, nandito po tayo ngayon sa 5J Customs dito po sa San Simon, Pampanga. At kung natatandaan niyo, bumili po ako ng NMAX 3020 at pina-makeover po natin siya dito sa 5J Customs, no. So tara, at i-reveal ko na sa inyo si MacMac or NMAX 2020. Tara. Right guys, so ito. Ayun na si MacMac. Actually, hindi ko pa nakita yung kanyang pinaka-itsura, no. So tara, i-reveal na natin. Right, by the way, ayan ha, meron tayong mga bisita dito, dalawa. Si paring Fitz, right? At si paring Gagan. Or, ano channel mo, sir? Daily Bike Driven. O, oh, Daily Bike Driven. Ito, may channel na rin pala to. Motovlog. So, dahil motovlogger sila, sila yung mag-unbox ba? Paning unveil mo, Fitz? Tara, tara. Ayan na, ayan na. Okay, so tagalin nyo muna yung tali. Huwag nyo muna i-reveal ha. Wala siyang tali. Okay na siya. O sige, dito muna sa harap, Pitch. Sa harap ka muna, Pitch. Kayong dalawa, kayong dalawa. Yan, 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 yan. Okay, pagbilang kong tatlo. 1, 2. Wala ba sasabit? Wala ba sasabit? Okay, okay. Yung bilang kong tatlo. 1, 2. Di ba mapupunit? Di ba mapupunit? Hindi, wala. Excited na ako eh. Okay, shout out sa 5J Customs, alright? Okay, 1, 2, 3. Wow, ay, 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 ay. Wow, tara sir. Right, woohoo! Alright guys, ayan, at ayan na po si MacMac. O, dito tayo. Ayan. Ito po si MacMac or NMAX 2020. Ayan, at pinapintura po natin siya ng white para mag-match siya sa ating Aerox. Ayan, at yan, ipakita ko sa inyo at i-montage natin siya. What's up guys? Ayan, at sakay na natin ngayon si MacMac at nais kong i-introduce sa inyo itong mga kanyang pinagbago. Ayan, dito sa video natin ngayon at baybayin natin itong MacArthur Highway going to Angeles City. At ngayon, nandito tayo ngayon sa SM Tela Bastagan guys, no? So tara, at i-ride natin ito, ating motor. Oh, by the way nga pala, no? Wait, wait. Na nakalimutan akong ipakita sa inyo, no. Base dun sa montage natin, no. So, ang NMAX 2020 natin ay naka YSS G series suspension sa likod. So, ang size po niyan is 305 mm, okay? So, tignan din natin yung kanyang performance, ano. So, kung mas maganda ba ang stock or ito na dibaso, no? Dibaso kasi yung tawag dito dahil meron siyang ganito. Baso yung tawag niyan. Ewan ko, dito yata yung ano. Ewan ko, anong laman nito. Basta, may purpose yan. Hindi lang ako sure, no? Hindi ko lang na-share. So, yan. At nagpalit din pala tayo ng brake caliper na RCB ang brand. Ayan, may kasama na yung bracket, no? Ito. So, tignan din natin kung okay ba siya. Ayan. Harap likod po yan. Pati sa likod, yan. Racing boy. Ayan. At, oo nga pala. Buti nakita ko. Meron din tayong tinted lens, no? So, pinalitan natin yung original lens niya. Ito yung sinalpak. At, available na po yan sa market, no? Online market. Nabili ko yan online, ano? At, nakakagulat dahil available na rin ang kanyang forward side mirrors, no? So, ayan po siya ngayon. Gustong gusto ko to dahil pang araw-araw na setup ang ginawa ko dito sa NMAX natin dahil hindi ka na mahihirapan na tumingin ng side mirror, no. So mamaya, tignan din natin yan. Ano pa bang dinagdag natin?
Ayun, mga gold bolts lang. At ano pa? Sticker, ayan. Sticker galing kay 5J Custom. Siya yung gumawa niyan. Ito, reflectorized sticker yan. Kaya hindi basta-basta matutuklap yan, guys. Reflectorized yung sticker pati dito kay Mac Mac 155. Wow. Ano pa ba? Pwede ko idagdag. Ayan, yan lang naman. At anyway, nakita nyo naman na sa ating montage. So, i-ride na natin ngayon itong ating motor na NMAX 2020. Sa mga bago sa ating channel, ang pangalan po ng ating motor ay Mac Mac. Mac Mac 155. Teka, saan ba ako exit dito? Diretso. At bago natin i-start ang vlog, no, sa tingin ko walang makakakilala sa atin. Kasi naka-NMAX lang tayo at hindi maingay ang ating motor, no. Sabi ko na eh, mali itong dinaanan ko eh. Hindi mukhang daanan eh. Sarado eh. Okay, nasa Angeles na tayo, guys. Ayan, no. Dito sa ating suspension, meron akong naisip na lugar na tamang-tamang itest ang kanyang suspension. Meron tayo pupuntahan ngayon, no? Harap na simbahan yon. Sa mga hindi tiga Angeles City, ayan po, puntahan natin ngayon. Okay, motorcycle, this lane. Ito, walang checkpoint ngayon, ha? Okay, walang checkpoint ngayon. Okay, puntahan lang natin yung sinasabi ko. At habang papunta tayo, ayan, nais ko lang batiin si Sir Mark Santos, no? Para dito sa mga ibang accessories niya. So yung ibang accessories dito ay hindi lahat binili sa 5J Customs, ano. Kagaya nitong ating forward side mirrors, forward kasi nasa harapan, no. Hindi ko alam talaga kung anong correct term, pero ang alam ko forward side mirror siya. Ang brand niya is Nemo, no, pati yung taillight lens natin na smoke, Nemo rin yung brand niya. So ito namang side mirror natin ay I believe R15 yata ang tawag dito, R15. Kasi dalawa eh, R15 and R25, no? Hindi lang ako sure kung alin doon sa dalawa. Basta yung mahaba, ito, ito nga yung mahaba. So si Sir Mike Santos, yan po ang reseller ng mga to. Mula sa clear visor, side mirrors with bracket, at itong tail light lens na smoke. Sa kanya po galing lahat yan, ano? Sa mga gustong umorder, ayan. Bilang tulong na rin sa kanyang online shop, ayan, PM nyo po si Mark, si Sir Mark Santos. At mayroon siyang FB page, ayan po, sa inyong screen, ayan. PM nyo lang po siya dyan, ayan. At sa panahon na binili ko tong NMAX 2020 natin, wala pa masyadong stock ng accessories, no? So pahirapan pa, no? Kasing hirap ng pagkuha ng cash ng NMAX 2020, no? Sobrang hirap kumuha ng cash niya. At nakakalungkot lang dahil wala pa siyang top box bracket, ano? Ay, hindi ko alam kung na-delay yung kay SEC, no? Merong brand na ganun eh, yung top box bracket na SEC ang brand, no? So yun na lang inihintay namin para malagyan ko ng box ito. So para sa akin, ha, guys, ha, para sa akin lang to na mas bagay sa kanya na may box. Kasi maganda eh. Wow, pang ano talaga to eh. Itong setup natin dito sa motor ay tiyatawag kong setup pang araw-araw yan. Wow. Hindi siya setup pang car show or kung ano. Napaganda lang talaga siya dahil si 5J Customs ang bumanat sa kanya, no? Siya yung nag-makeup sa kanya. Ito, medyo malapit na tayo sa sinasabi ko. At nagulat ako, ginagawa na pala yung kalsada dito. So pag ginagawa yung kalsada, inuuna muna yung kanal bago yung road, no? Sa tingin ko itataas to. Okay, ito na. Ito na yung sinasabi ko, no? So dapat dito mabagal ka para ma-check natin yung lambot ng siyang, ano? Okay? Okay. Alam mo, dagdag din yan sa lambot yung dahil stock ang upuan natin. Hindi natin masyado maramdaman yung lubok kasi okay naman, ha? Maganda, maganda yung shock ng YSS, ha? At mayroon kasing mga shock na parang matalim sa puwet pagka nalubak ka. Uy, finish line! Goal na tayo! Goal! Alright! Ano, ba't may bandera ng ano yan, ha? Pang racetrack. So yung shock niya, okay, smooth yung pagka nalubak ka, smooth lang yung feeling niya. Dagdag mo na rin itong stock seat, no? Hindi masakit sa puwet at alam mo yung pag matigas ang shock, parang malalaglag yung atay mo, eh.
No, so sobrang talim ng alam mo 'yun? Hindi ko ma-explain. Ayos. Basta 'yun, napaka-smooth ng YSS para sa akin. At ginamit ko naman ito nung stock pa ang kanyang suspension sa likod. Medyo may katigasan ng konti, konti lang. Pero ito iba yung ano eh. Alam mo 'yun, yung pag nag-rebound siya, ang smooth talagang ang ma-imagine mo lang, hindi siya matalim, parang ang soft pa rin niya pag nag-bounce siya. Siguro dahil doon sa baso niya, no? So kaya naman napakamahal ng YSS G series ay dahil siguro dito sa kanyang performance, no? Pero mayroon pang mas mahal na brand diyan, yung Ohlins, no? So hindi na tayo darating sa punto na mag-Ohlins tayo. Sobra na 'yon. Buti nga yung Z1 ko naka-Ohlins agad eh. Binili ko tong YSS G series natin na suspension ay 8,000 pesos siya. Nabili ko to kay Sir 5J Customs. Ayan, binili niya ako. Tapos itong kanyang mga white bolts, no, yung mga yayamanin bolts at hang bolts at CNC bolts, no. So ito yung CNC bolts, body bolts. Ito yung mga hang bolts and then ito yung yayamanin na bar end natin, no. Kaya meron siyang brand na yayamanin, kung makikita nyo guys. Naka laser print po 'yan. Wow. So ayan, kaya naman ako kay Sir 5J Customs sa umorder dahil mura sa kanya, dahil tropa natin 'yan, no. Kung magkano niya binili, doon din niya ibebenta sa atin. So parang inutusan ko lang siya, nabilan niya ako ng ganito. At siya pa yung naglagay, no, nag-install. So maganda, maganda yung servisyo ng 5J Customs, no. Bukang bibig ko 'yan, guys, kasi wala akong masasabi diyan, no. Hindi nga lang siya, wala naman taong perfecto, wala naman tindahan na perfecto. So kung merong imperfection sa mga gawa niya sa'yo, eh libre niya itong i-repair, no? Parang ba may back job man, hindi na niya isisingil yun, syempre. Kung siya niya talagang aayusin para sa'yo, para masatisfied yung customer. Wow. Okay, so babalik tayo dito sa kanyang side mirror, no? So bilang rider na nagmumotor araw-araw sa trabaho, no? Ay napaka-convenient talaga, no? Ganito ang yung side mirror. Dahil mata na lang ang gagalaw, guys, no? Tignan mo. Hindi ako magagalaw, ha? Titingin ako ngayon sa likod. Kitang-kita, oh. Tapos medyo ipitin mo ng konti yung siko mo, ito. Ganyan yung konti. Makikita mo na sa likuran mo. Yan. Di tulad nung pagka nandito sa manubela ang iyong side mirror. So mararamdaman mo pa rin dito sa camera. Or makikita mo sa camera na, ayan, di ba? Umiikot or gumagalaw yung ulo ko. Ayan, oh. Pagtingin ka sa liwa, pagtingin sa kanan, yan. Hindi tulad nito, naka-forward ang kanyang side mirror. Mata na lang. At idagdag mo pa itong kanyang, ang tawag yata dito sa visor natin is Osito Clear Visor. Osito, hindi ako sure. Yung kasi nakita ko sa post, Osito, ganito yung shape niya. Parang lightened visor siya, no? May pakat-kat pang siyang ganyan, tapos may mga butas-butas pang ganyan, no? So clear ang kinuha natin para malinis. At ito, at ay dagdag mo pa ang kanyang visor, no? Kung siguro kung mas mataas to ng konti, eh, wala na tayong mararamdaman na hangin sa katawan natin. Pero ito, standard size lang siya. No, but since naka-forwarded side mirror tayo, so may bracket siya, kaya medyo tumaas siya. No, kinagandaan naman sa mga ganitong bracket, no? Yung visor mo, adjustable siya. Pwede mo ibaba, pwede mo itaas. So, okay. So, sa ngayon, nasa gitna siya, no? Nasa gitnang level siya, no? Hindi ko siya sinagad. So, tama lang, no? Maganda. Ayos ito, ha? Kaya naman na hindi ako nagsisi, no? At simulat sa pool naman kasi talaga is NMAX naman talaga ang gusto kong bilhin, no? Pero hinintay ko muna talaga itong ating MacMac na 2020 model. Kaya ito na yung binili natin. Hinintay ko talaga siya. At swerte naman at subscriber natin yung manager ng Yamaha 3S. Kaya naman nakakuha tayo ng cash. Okay? Although nagka-cash naman talaga sila, pero at least tayo, na priority tayo, di ba? Uy, nag-install sila ng parole. Parole! Wow! Merry Christmas, guys. kung pinapanood mo man itong vlog ko ngayon ng Pasko, Merry Christmas sa inyo. So, sa ngayon, nilalagay pa itong mga parole dito sa Abakan Bridge, yata ang tawag dito, no? So, okay. Nandito tayo ngayon sa ano to? Robinson's Angeles.
Alam ko, balibago na to eh. Okay, gaya din ng versus ko, hindi nga lang ito big bike, pero pareho sila ng pakiramdam, no? Sa pagmumotor, no? Alam mo yung nakarating ka na ng Baguio, mula Pampanga to Baguio, pero gusto mo pa, wow, gusto mo pang magmotor, no? Okay, dito tayo sa presyo ng ating ginastos, no? Dito sa mga pinaglalagay natin sa ating NMAX 2020. So, tapatin ko na kayo, guys. Hindi ko siya binili ng paisa-isa, no? Meron mang ilang nilang paisa-isa, pero majority binili ko siya ng sabay-sabay. So sa price naka-sumatotal siya. So kung tatantiyahin mo, hindi ko rin matantiya kasi naka-total. So kayo na lang tumantiya. So dito sa ating pintura na white, pearl white with the konting bluish, no? Kasama na rin yung hydro dip, carbon fiber, honeycomb pattern. Isama mo na rin yung blue, yung matte blue na ating mags na may halong violet, at isama mo na rin yung sticker na Macmac and 5J Custom sa harap, at lastly isama mo na rin itong kanyang white gold, lahat, no, lahat. So sa tingin ko nasa 97% nasa naka white gold na po tayo, no? Meron lang akong nakitang hindi pa naka white gold, so ako nang bahala dun. Okay, so ulitin ko lang: white paint or pearl white paint, hydro dip, blue na mags, ang sticker, and then itong mga bolts. Ang sumatotal na binayaran ko sa mga to ay 20,000. Ayan, na 20,000 po ako sa lahat ng to. Wow. Hindi ko lang talaga matansya, guys, kung magkano ko nabili lahat ng tornilyo, na magkano yung pintura sa body, sa bags, no? At may konting sticker pa. Hindi ko matansya, no, guys. Pero kung halimbawa balak nyong ipaganito rin na kulay, no, at yung mga tornilyo isama nyo na rin, gagastos po kayo nasa 20,000 pieces, no? Nasa 20,000 pieces po. Muntik na yun, tricycle. Right. At yun, lahat po yun. Hindi ko lang alam, siyempre isasama mo pa yung labor doon, di ba, guys? May labor pa yun, kaya tansyahin nyo na. Marami-rami rin yung ginawa dito. O nga pala, no, isama ko pa yung temporary plate, hindi naman siya actually plate number, parang plate design lang siya sa likod. Nakita nyo sa montage natin, ayan, sa screen ninyo, yung plate number natin na Ridge po, pedestrian lang ito, nabura na lang. Okay, so kasama yon, no? So hindi ko lang alam kung magkano yan. So syempre pagka naman ay sinabi mo sa kanya na napanood ko po yung vlog ni Reed, no, at na-inspire po ako at gusto kong gawin ganyan, yung mapa NMAX version 1 man or mapa NMAX version 2, halos same lang naman yan, no? Konti lang naman yung nagbago sa kanya. Para sa akin, ha, nasa 20,000 din magagastos mo kung ipapaganito mo talaga, no? Halos lahat naman. Ay, actually meron pa pala ito, itong alam nyo to, meron tayong metallic matte gray na kulay ng pairings, no? So ibinagaya ko yan dito sa espada na tinatawag sa mga naka NMAX dyan, alam nila to. Itong pairing sa side ng hita ko, yan, black talaga dapat yan. Yung original color nyan is black, makintab na black. So pinagandito ko rin para match sila. Kasi para sa akin, napakalinis tignan pag kami matte gray na isasama mo sa white, no? Since naka hydro dip naman tayo, yung mga mangilan-ngilan na fairings lang, no? Huwag naman buo kasi parang hindi na siya, ano, hindi na masyado halata, masyado na siyang punong-puno, ano? At least may mga konting detalye, yeah, bigla lumabas yung inoba. Okay, meron tayong, ano yun, bakit may naghawak na espada? Wah! Wah! Si Lapu-Lapu ba yun? Ayan, oh, ewan ko lang, guys, kung napanood din nyo yung vlog ko nung binili ko itong ating NMAX 2020, no? So, ayun, nandiyan po yan sa previous vlogs ko, sa mga hindi pa nakapanood, no? Ayan, na video ko po yan. So sa ngayon, after nung kinuha ko yung motor na to, tapos tinest ride ko, agad-agad po naming binanat ng makeover, no? Parang minikapan namin siya. At umabot po ang aming pag-makeup kay Macmac, siguro mga 3 weeks. Ayan, umabot po ng 3 weeks. So at least may idea yung mga gusto magpagawa rin ng ganito, no? Na aabot po siya ng 3 weeks, nasa 20,000 po. Ayan, nabanggit ko na rin kanina kung ano yung mga yon. Okay, dito naman tayo sa ating ibang mga parts, no? So unahin natin dito sa visor. I think base sa naalala ko, hindi ko na kasi nagawan ng note, no? Kasi lumipat ako ng bahay. Hanggang ngayon, groggy pa ako. Gabi kasi kami naglipat, eh. Para hindi nga naman mainit.
Okay, so dito sa ating visor, I think 1,700 yan, galing kay Mark Santos, Sir Mark Santos, no? Itong ating forward side mirror, so alam na to ng mga naka-NMAX, no? So very usual na pricing. Ay, nakalimutan ko sabihin yung preno ng RCB, okay? So ito po ay tinatawag na 2-pot or 2-piston ba yun? Hindi ko alam bakit may tinawag na 2-pot. Basta 2-pot po siya, dalawa yung piston niya kabilaan lang. Meron kasi yung 4-pot eh, no? Dalawa-dalawa. So 2-pot lang po yan, harap likod, 2-pot. Okay naman, malakas ang preno. Oh, pumalo ang ating ABS. Pinitik niya yung kamay ko. Nagulat ako. So ayan, pagka nag-slide talaga siya, nag-activate ang ABS CBN. Uy, NMAX version 1. Ayan, darating ang panahon. Magkakaroon din kami ng taillight na Jeep GPA ba yan? GPA yung brand na madalas ko nakikita eh. So pansamantala, ay pinapalit ko na lang ng smoke lens, no? Galing din yan kay Sir Mark Santos. Yeah. Pero kahit hindi mo na palitan siguro ng ganyan, since sa LED na yung taillight naman natin, no? At may pagka-shape pa siya. Gusto ko ipakita sa inyo guys habang madilim, no? Dito tayo ha. Dito tayo guys. Okay, dito tayo. Para lang makita ninyo yung kulay niya, no? So mag-hazard tayo. Okay, hazard. So yan po yung magiging itsura niya. Yan, ayos, di ba? Ang taba ng puwit ng ano, NMAX version 2. Yan, so LED po yan, ang hindi lang LED yung signal light. So anyway, pwede mo naman palitan ng LED yan, no? Na may nabibili naman yon. Okay, so sa harap, wala namang nagbago sa harap, wala naman tayo biniling. So wala pa siyang smoke para dito, so yan, okay lang yan. At tuwa ako, nilagyan niya ng read for system, so at least meron tayong signature para sa ating motor. Shout out sa 5K Customs, alright. Okay, tara. Gulat nga pala ako, pati spring ng side stand and center stand na napalitan din pala, no? Isama niyo 'yan sa ano, sa computation. Anyway, tig 150 lang naman yata yung spring, no. Pero ang kinagandahan naman kasi sa mga ganyan is stainless po siya, no. Kaya mahal ang mga hang bolts at yayamanin bolts dahil nga dito sa stainless sila, no. Okay, medyo napalayo na tayo at sa tingin ko, pwede na tayo mag-U-turn dito, guys. Wait lang. Okay, that's it, that's it. At ngayon ang tinakbo ng ating motor ay nasa 142 kilometers pa lang. Hindi pa siya nabe-breaking. So dahil na-stuck po siya, no, ng tatlong linggo, no, dahil sa pag-make over natin sa kanya, kaya ganyan pa lang ang kanyang itinakbo, no. Pinaka maganda dito sa NMAX talaga, napapalitan mo yung ano eh, details dito ng hindi mo na inaalis ang kamay mo, no? Ayan, oh, pindot-pindot na naman yun. Battery and odometer, yeah. Ayos, di ba? Kaso nakakalungkot, sana ginawang pass light to, no? Tapos nagdagdag na lang sino ng ibang anyway, wala naman din problema kahit nandito yung buttons eh, di ba? Usually dito yan eh, di ba? Dito pinipindot yan eh. Tapos ito pass light sana, di ba? Hindi ko alam ba't di nila ginawang ganun. Sa ibang motor, meron namang pass light. Hindi mo naman pwede sabihin bawal ang pass light. Yung ibang motor, meron. Yung Z1 ko, meron. Ibang motor, meron. Ito, ganito. No? Uy! Ayos, oh. May do yan. May do yan. Relax nga na. Alright guys, sabantalin ko lang itong ating vlog ngayon since ipa-priority ito, no? So marami pa po tayong naka-pending na vlogs, no? Alam nyo naman ako, kapag talagang subscriber kayo, alam nyo naman na hindi naman updated yung mga ibang vlogs natin, no? So meron pa tayong mga ilan na video na hindi pa na-upload, no? So na-priority lang ng konti ito. So marami tayong vlogs ngayon at na-pending lang yung pagpunta ko nung Tarlac, no? So na-vlog natin yan, nakadalawang vlog yata ako sa, wow, Tarlac noon. Then pupunta pa ako ng Olongapo. Yan, hindi pa na-upload yan. At yung review natin sa Aerox. Oh no. Matagal ko nang binili yung aking Aerox, no? So hindi ko pa na ilalabas sa vlog. Kahit minsan yata hindi pa na ilabas sa vlog yung Aerox ko, no? So kung makikita ninyo, kung ikukumpara ninyo sa alimbawa, in-upload ko na next week yung ating Aerox vlog, kaya hindi pa masyado naka-accessories, no? So dahil mas naunang vlog po yun. So una,
Yan ang vlog natin sa Aerox. Samantalin ko lang yun para may idea kayo sa parating na vlog natin, no? Shout out sa mga naka Aerox dyan. Alright. So yung unang vlog natin kay Aerox, no, may konti lang siyang naidagdag, tapos puro mga carbon fiber, wow, ano lang, hydro deep na dinagdag, konting gold bolts, no. So yan, makikita niyo yan sa next episode, no. At pagkatapos ng vlog na yon, pagkatapos ko siyang i-introduce sa inyo, ang susunod na vlog noon ay yung pagbili natin ng kanyang maliliit na accessories, no. At yung next vlog noon ay pin-upgrade po natin ang kanyang fuel tank, no. So yun lang nakakalungkot sa Aerox pag bumili ka ng brand new. Nasa 4 liters lang ang kanyang fuel tank capacity. So napakaliit noon, guys, no, kung sa 155cc na motor tapos 4 liters lang. Masyadong maliit yun, guys, no. So kung magbibiyahe ka ng malayo, no, yung 4 liters napaka konti lang noon, guys, no. Kaya in-upgrade ko siya. Ngayon ay nasa 7.5 liters na po siya. So medyo malaki-laki na rin, no. Unlike dito sa ating NMAX, gagaya din ng mga ibang NMAX, no, malalaki ang kanilang tangke. Ito yata, di ako sure, ha. Nasa screen na lang ninyo yung kanyang fuel capacity. Yan. Tapos paano pa kung in-upgrade mo, di ba? So mas malaki, mas malayo yung mararating mo kapag nag-pultang ka. Pero sa Aerox talaga, kailangan kong i-upgrade yun. Kasi ginamit ko rin siya pang araw-araw, eh, no. At talagang maganda naman ang Aerox at ang lakas ng sipa. Keyless pa, parehong-pareho nito. Pero simula ngayon, ito na yung gagamitin ko araw-araw, guys. Kaya hindi na natin siya masyado binilan ng kung ano-anong accessories na mamahal. Dahil pang araw-araw lang naman ito. Pang araw-araw na setup lang naman ito, guys. Sarap niyang ibang araw-araw, guys. Wow, yung side mirror talaga yung gusto ko dito. Tapos, malalagyan mo pa ng box, no? Meron siyang nabibili talaga na box. Ay, ano, bracket para malagyan ng box. Ayan, basta abangan nyo po yan, no. Ilalabas ko na yung vlog natin sa Aerox, no, para naman makarelate yung mga iba nating kababayang riders sa paggamit ng Aerox, no. Kasi usually ganoon naman talaga pag nanonood, no. Nakaka-relate ka dahil pareho kayo ng motor ng motovlogger, ha. Yan, Aerox vlog muna tayo next time, okay, guys? At tatlong vlog po yun. So, wow! Sigurado may magtatanong po, nasan po yung Z1? Nasa bahay lang. Nasa bahay lang, lahat ng motor. Lumipat na nga pala ako ng bahay ngayon, guys, no. So, since ito yung updated video natin, so, halos kalilipat ko lang at medyo, yun, pause ako. Dahil naglipat ako, no, napuyat ako gabi. So, mamaya, maglilipat na naman ako. Ewan ko kung madidiscarting ko yung rep ko. Arkila na lang ako ng kolong-kolong lang. At kaninang umaga, ma-share ko lang sa inyo. Pagising ko, syempre kapag may mga kapitbahay ka, marinig mo yung mga kwentuhan. Dahil gabi ako naglipat, pati yung mga motor natin, gabi natin inilipat, pagising nila, ninarinig ako. Hindi ako sure kung sino yun. Sabi niya, ngayon ko lang nakikita yun. Sabi niya gano'n, ang daming motor. Parang kabuting biglang sumulpot. Gulat sila, eh. Akala ng mga ibang tao, pag napapadaan sa bahay, akala nila, lima yung nakatira. Nung tinignan ko yung garahe, akala ko laki-laki. Nung ipinak ko lahat ng motor natin, ito nga yung mga motor natin. Masikip. Hindi ka na makadaan. Hindi, masaya lang at least pagka magkakapi ka, makikita mo yung garahe mo, 'di ba? Yung mga pangarap mo kung makamit or mabili. Eh, at least nakikita mo ang magkakapi ka. Sarap 'yan, 'di ba? Yung nga maglinis ka sa bahay, di ba? Yung magwalis-walis ka sa bakuran nyo. Tapos pag natapos ka ng maglinis, ang sarap niyang tignan, no? Yung guwit-guwit ng buhangin pag nagwalis ka. Siguro dahil na rin sa pagod, magpapahinga ka, tapos titignan mo yung nalinis. Eh, ang sarap sa pakiramdam. Okay, mabalik ko lang, guys, ha. Doon sa 20,000 na nasabi ko kanina, wala pa doon yung shock, guys, ha. Wala pa doon yung shock kasi 8,000 yung shock, eh. So kung susumat total mo yan kasama tong visor tsaka yung side mirror, eh ihigit siya sa 20,000, no? Ang siguro para sa akin na nagastos ko dito, guys, lahat-lahat na, lahat-lahat. Uy, may kambal ako. Version 1, sarap talaga sa mata ng white, ano. Siguro sa matotal, kasama na lahat, ha, pati yung pagod ko, ha, kasi wala naman dito sa Pampanga ng ibang pyesa, eh. Siguro nasa 32,000, ayan, bago siya maging ganito. Kung paano nyo nakita doon sa montage natin, so 32,000 yung nagastos ko dito. Ayan, malapit na matapos yung vlog natin at wala talaga nakakilala sa atin, guys, no. So dyan ko talaga iniisip, no, na hindi naman talaga ako sikat, guys, no. Nagkataon lang na konti lang yung mga naka Z1000 dito sa Pampanga. So kaya naman kapag nakakita ka ng Z1000,
90% ako yon. So 10% baka yung mga kaklab ko yon, no? Meron kasi yung club dito eh sa Pampanga na puro mga kabig bike. So marami din sa amin ang mga naka Z1000, no? At yung iba vlogger na, di ba? Kaya naman marami nakakilala sa atin, guys. So hindi dahil sikat ako. Yun ay dahil limited lang ang naka big bike kaya nakikilala nila tayo kagad. Kasi ito na yung buhay na patunay, oh. Naka-jacket lang ako, naka-black. Kasi nga, sobrang init, ano. Atas alas, ano na bang oras? 2:41 na nang, ano, hapon, no. Buti na, may oras to, ah. So, yun. Walang nakakilala sa atin. So, tahimik lang tayo ngayon. Kaya, paano ka naman magiging mayabang? Wala naman tayong ipagmamayabang, guys. Kasi, ito mo, wala naman nakakilala. So, paano mo sasabihin sikat ako? Diba? Ganun lang yun. Kahit ano pang marating natin sa ating vlog, sa ating channel, eh. Unang-una sa lahat eh, lumingon ka sa iyong pinanggalingan at kahit mataas na ang iyong mga subscribers at kung ano man yung narating mo sa vlog mo, may English dun eh. yung paa mo lagi nasa lupa lagi, no? Hindi ko alam kung paano yung term. Basta galon lang lagi, yun. Paa mo lagi lang nasa lupa. Okay? Alright guys, maraming salamat po. At yun, gaya nga na sinabi ko kanina, ang next episode po natin ay si Aerox. Ayan na po si Aerox. Ipa-vlog na po natin si Aerox. Kaya hindi ko inuna si Aerox kasi baka matapos ka agad itong ating NMAX. Eh yung Aerox vlog natin is tatlong episode po yun, no? Magkakasunod. Eh itong NMAX natin, dalawa lang na magkasunod. Yung binili natin ng brand new at ito nga ang pag-makeover natin sa kanya. Alright guys, ito po ang ating next episode. Abangan nyo po yan. Alright. Yo, what's up guys? Ngayon ay may bago na tayong motor. At ang motor na binili natin ay Aerox S. Yung keyless, ano? NANI? Ang bilis niya, talagang pininahan niya ako ah. Alawang-lawang sa kanan, alata-alata talaga eh. Alright guys, maraming salamat and see you on the next vlog. Bye! Speed! Bumbo! Pwede palang no hands to? Oh? Ayos ah! Walang ano, walang pagganon, alam yun, yung tank slap. Pwede pala ito. Yung Z1 ko, pag binitawan mo, mag-wiggle-wiggle na. Wiggle-wiggle. Right. Oh, tingnan mo. Oh. Wow. Grabe. Ganyan ka-relax tong NMAX. Alright guys, bye again. Bye.